Good morning, Beth. Mga friends. Good morning, Ma'am Annie. Good morning, Nika. Bongjia. Good morning, Beth. Magandang umaga sa'yo, Beth. Nandiyan na si Nika. Oo nga. Ayan. Good morning sa'yo. Good morning. Good morning sa inyong lahat. Ayan, nandiyan si Nika. Good morning, FPJ. Good morning, Minyong. Good morning, Nika. Good morning, Beth. Where's Leia Ilagan? Ayan, wala pa si Leia. Good morning, Ponce. Magandang umaga. Ponce, good morning. Hoy, good morning. Good morning, si Ponce. Daw. Si Kim din daw meron. Happy birthday, Kim. Kim, happy birthday, of course. Meron din daw si Kim. Happy birthday, Kim. Happy birthday. Caroline Layog, magandang umaga sa inyo. Happy birthday kay Kim at sa lahat ng mga taga... Ate Ella de Cordova. Oh, happy birthday. Niya. Happy birthday. Cake tayo dyan, Happy birthday, Kim, ang ating napakasipag na makeup artist. Happy birthday. And of course, mga kasambahay, ready na kayo? Balikan na natin ang umahataw ng mga balita ngayong umaga. Bagyong Opel, lalo pang lumakas. Babala ng bagyo, itinaas na sa Metro Manila at iba pang mga lalawigan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ilang lugar sa Visayas, binaha dahil sa bagyong Opel. Libo-libong pasahero, stranded sa mga pantalan. DOTC Secretary Joseph Abaya, nag-inspeksyon sa NAIA. Mas mahigpit na seguridad ngayong undas, ikinakasana. Kampo ni dating Pangulong Gloria Arroyo, hiniling sa Korte Suprema na ipatigil ang pagdinig at pagbasa ng sakdal ng Sandigan Bayan sa kanyang kasong plunder. Kasong technical malversation sa OWA funds laban kay Ginang Arroyo, dinismiss ng ombudsman. Kakusa, Pasang Mazda at 13 pang partylist groups, hindi na pinayagan ng COMELEC na sumabak sa 2013 elections. PMA cadet na nakaligtas sa coma matapos mabaril dahil sa panlalaban sa isang hold-upper sa jeep, ginawara ng Bronze Cross Medal. UNTV binigyan ng pagkilala bilang partner sa Adapt a School Program ng Department of Education. Pagbasa ng sakdal kay CGMA sa Sandigan Bayan, hiniling na ipatigil sa Korte Suprema ng Malacañang. Dumistansya sa hiling ng kampo ni Arroyo kaugnay ng plunder case. Samantala, ombudsman, inabsuelto si CGMA sa kasong technical malversation kaugnay ng OWA funds. At paliwanag ng ombudsman, nakarating naman sa mga tamang benepisyaryo ang pondo ng OWA at wala ring nakitang ebidensya ang mga graft investigators na magpapatunay na mali ang naging paggamit sa pondo ng ahensya. Lusot na siya doon sa OWA. Owa funds. Kasama si... Anak ng Tipasyo. Anak ng Tipasyo. Pala nyo naman eh. Sabi, masyadong propaganda lang yan. Wala yan. Para lang idikdik nyo ng idikdik sa Almiris. Ito yung si GMA. Ginawang bawa, ha? Lusot din si Secretary Baldos kasi kasama siya doon sa Secretary Baldos. Si Pat sa Owa. Oo. Ewan ko itong baka kompleto itong supplander na ebidensya. Dapat kasi pag nagsasampa ka ng ironclad. Sayang. Matibay. Sayang oras, sayang lahat. Mm-mm. Ayun lang kay Makoy hanggang yun. Nakakaladkad yung pangalan ng taong... Kay Marcos lang, tigilan nyo na. Wala naman kayo ipanalo kahit isa. Slander yan. Sabi nga ni Madam. Lalo lang nakakati yung napopolarize lalo tayo. Sana pwede rin balikan yung mga nagdemanda. Wala. Hindi pwedeng ganun eh. Correct. Ito ang mabigat. Ito ang mabigat. Tayo palagi may double standard. Oh, bakit? Talaga? Doble. Lalo na kami mga babae. Yung cybercrime, RH bill, and so on, etc. Yung counterpart? Yung dynasty, political dynasty, ayaw tumoki, is man, quiet as a lamb. Siyempre, galit silang lahat. Oo. Ng Malacañang. At ang sabi ng Malacañang, papil na ng mga legislators natin. Mm-hmm.
Huwag na kami, bakit kami pa? Bakit hindi kayo? Mm-hmm. Dahil mapapahiya kayo. Correct. True. I-election diba? Na. Pero di ba sa local lang daw yung political dynasty? Anti-political. Bakit sa local? Parang hanggang, parang barangay captain, hanggang kamara. Pero hindi sa national, hindi sa senator, president. Tingnan mo. Bakit? Sabi ni, ni Senator Defensor Santiago. Si Senator Santiago. Apu-apuhan nga, pinatatakbo na ito matrina eh. Si Miriam, si Boy Gulat lang ito eh. Pwede nga na patakbuin yung bata, patatakbo. Si Bam Aquino. Bam Aquino. Bam. At tulad dito, si Manny oh. Yung kasawa niya tumakbo rin. Ano post yan si Manny ah? Ano post si Manny? Walang nag-dare na... Lumabay. Is it because of your accomplishment? No. O dahil sa pangalan, pangalan. O dahil sa pangalan. At saka alam nila na hindi sila mananalo siguro. Very popular. Alam nila hindi mananalo. Ano post? Pero na-disqualify yung Pacquiao. Ah. Yes, party list. Hindi, party list. Eh, ano kasi yun? Sa kusan ba yun? Ewan ko ba? Meron pa ng mga ganong party list. Sa kusan. Party list. Yung kausap natin kapon si Kaobet Martina, disqualify yung pasang Mazda. Mahal. Political party list. May nanonood pala sa kanya yung comedy kapon ng umaga. Ganda pa naman ng mga ganon ni... Siya tinanong ko pa, tatakbo ka ba? Nag-insayo na kami yung sayaw ni Obit eh. Para sa pasang Mazda. Nag-insayo na kayo, Karun eh. Bakit? Oo, yung jeepney dance. Jeepney dance? Ano, paano yun? Wow. No! Ay, parang kumakambyo-kambyo lang. Backdrops, ho? So, Karun eh. Sayang dito sa Tablado yan. Diretso. May aso pa, si Karun eh. Hindi, sabay-sabay kasi. Sabay kasi. Bangga pa, bangga. Op. Op. Eh, paano pag dukot? Pag maglalagay ka? Pag maglalagay. Sobra asin. Ang gali. Ang lambot ng katawan. Yan ang gagawin namin sa entablado eh. Pag the jeepney dance. The jeepney dance. Eh, kaso ngayon. Eh, paano ngayon? Ang party list. Eh, wala na. Ito yon, 15 pang party list groups hindi pinayagang tumakbo sa 2013 elections. Kabilang sa mga tinanggal na grupo ang Kakusa o Kapatiran ng mga Nakakulong. Kakusa. Kapatiran. Hindi, Kakusa. Kapatiran ng mga nakakulong na walang sala na pinangungunahan po ni dating Zamboanga del Norte Congressman Romeo Halosjos. Pasang Mazda party list at Partido Katutubong Pilipino o Katutubo. Ang kay Chairman Sixto Brillantes Jr. natanggal ang 15 party list groups dahil hindi umano ito kumakatawan sa marginalized sector at kung mayroon silang reklamo, dapat dalhin ito sa Korte Suprema. Bakit ba naging marginalized? Dahil yung mga asa-asawa, anak-anak na iwan sa labas, walang makain. Titignan niyo kagad palagi kasi doon sa bandit side. Kagaya ng bandidong Abu Sayyaf, dapat inilalagay nyo bidang sundalo. Correct. Para, nakikita nyo kasi kagad si Romy Halosjos. Di ba? Eh yung pasang Mazda, parang sa pakikipag-usap natin kahapon, parang marginalized naman sila. Siguro marami ng transport groups na party list. Talaga namang marginalized ng mga tsuper eh. Diba? Ang dami kong barkada ng tsuper, kaya natutuhan yung... Anong ang tawag mo dyan? Jimmy Dance. So, ba't natanggal yung pasok Mazda dahil narinig lang na... Alam mo yun. narinig lang kahapon ng umaga? Based on the customary hubris nitong mga nandyan sa Comelec. Pag nagustuhan nila, okay. Pag kaya, okay. Birthday ni Grace Padaca today. Happy birthday. Tsaka ni Lito Lapid. Happy birthday. Tama na kayo, wala si Porky. Si Padaca, hindi ba... Appointed. Kani yan, medyo may kapansana. Oo. Ano? Mm-hmm. Di kaya na ano si Pinoy nung banata niya si GMA. Yun nga eh. Yun ang sinasabi pero ang sabi ni Pinoy, hindi ko naman joke diba? Yun eh. Nabasa ko lang. Hindi mo joke eh, iyo on the air mo. Wala sa okasyon eh. Nabasa ko halimbawa ganito. Sick joke, Chris K. Sabihin ko kagad na nagpatawa ka na nagpatawa. Oh. Inis na inis sa'yo yung tao. Only to say in the end, na sorry. Oh, hindi ko... Hindi ko joke yun, pinakalukulang. Hindi ko joke yun. May ponzi yan eh. Alas ka rin eh. Nakakatawa ba? Alas ka rin eh, hindi niya binabasa beforehand yung mga speeches niya. Oh. Ay, alam niya kakamal. Hindi naman yan first time. Hindi binabasa, kasi nasa Japan. Parang binabasa niya kaso. Ah, sa Texas. Wala na, hindi na siya makakatas doon eh. Karin eh. Wala nang inatrasan nyo. Nasabi, nasabi. Sabi ko sa yun. Tukus yung the bump.
Papanindigan na lang. Right? Pero sabi ni Abigail Balte, a joke is a joke. At the end of the day, dapat we take it as a joke. Parang ganun. Kahit na. Hindi naman daw galing kay Pino yung joke. E kung siyang i-joke. Insulto ka ng tao, baka mapugbog ka. The joke was on me. Oh, the joke was on me. The joke was on me. Started a joke. Yan. Karene, yung sinasabi natin kanina, yung kakusa. Yakusa. Kakusa. Hindi, kakusa yun. Kakusa. Hindi, tayo na. Yun ang report. Yun ang etymology. Pero sabihin ko lang kasi. Pag nakakulong ka, kosa. Ngayon, ang kakusa, medyo tama na i-disqualify kasi ang sabi doon, walang sala. Eh, sentensyado si Alusos. Di ba? Walang walang sala. Oh, walang sala. Eh siya mismo sentensyado. Pero alam mo na pamba na maraming nakakulong na talaga yes, walang sala. 30%, 30%. Ang karamihan sa nakakulong na walang sala, marginalized. Yun, yun. 30%. Yung walang pera. Yun. Dahil sa kaso mo, pagalingan ng kliyente. Hindi pagalingan ng abogado. Ito, Karine, pera. Kung magaling ang abogado mo, magaling ang abogado ko, eh hindi magaling ang kliyente mo. Mahina. Walang pera. Yun, sinasabi mo. 90% of the cases won. Dito, supporting peso, hindi supporting document. Yes. Tatanda mo yan, Nika. Yes. Tama yan, Karine. Kaya yung mga maraming pera at walang pera, kawawa yung walang pera. Yan ang fiscalizer. Pero, magtataka ka sa Amerika. Ang Amerika is nasabi, land of milk and honey. Pero number 22 sila sa ranking sa masarap magtrabaho ang babae. Sa mga babae. Parang ano talaga ang masyadong malaya sila. Atmosphere. Liberated, di ba? Pero mas masaya palang magtrabaho. Mga babae, huwag na kayong mag-insist dun sa Iceland. Yan. At doon, kasi namin. Maganda ang kondisyon ng mga trabaho para sa babae. Puro presyo. Iceland. Yeah. Kailang baka maging frigid ka. Yeah. Ngayon, Iceland, tapos Finland. Finland. Ang lalamig, oh. Ang lalamig. Tapos, pangatlo ay Norway. Pagkatapos ay ang Denmark. Ikaw ba maniniwala? Alam ko nga ba yung Pilipinas. Ang walo ang Pilipinas. Pero Karine, doon naman sa business index, pang 150, ano yun? 138 tayo out of 100 something. Saan? O tingnan natin. Pilipinas nasa rank 138 sa mga bansang may madaling proseso sa pagsisimula ng isang negosyo mula sa kabuang 185 na mga bansang may madaling proseso sa pagsisimula ng negosyo. Batay sa survey ng World Bank, tiwala naman ang Malacanang na hindi ito makakaapekto sa mga nag-iibig mag-invest sa bansa. Mm. O, paano investment na yun? Naman yan. Number 8 ang Philippines. Pinag-uusapan natin kanina. Number 8 ang Philippines. Ano ba yung batayan dyan, Karine? Para equal nila, rights? Index ng United Nations yata. Yun ang naging batayan. Ngayon, sa empowerment. Sa, kumbaga, mga kababaihan natin. Kaya, bilib ako sa inyo eh. Astig kayo eh. Eh, kami lang dito, di kami manalo sa inyo eh. Dito mo naman, umahal. Si Porke, kailaki-laki, di manalo kay Lea. Sa kanya, alika rito. Ganun lang yan, o. Kamutan lang ng konti. Tulog na. Dito sa chan. Dito sa pataas mo yung paso. Sa braso. O, tayo naman dito. Politically, tapos sa economic, sabihin natin, participation, health and education, tayo pinakauna sa Asia. Number one. And taxation. Sino ba ang mga babae ngayon sa Asia na mas mali-Asiahan ang mga babaeng Pilipina? Ang dami. Defensor, kandiyan. Inarian. Ganyan ka, kandiyan. Defensor, in. Mga sa basketball. Number one. Verse 5 yan. Si Delima. Kim Nares. Si Ricarda. Loren. Delima. Kahit si Torre. Chucky, bigat yan. Si Kim Enares. Panay babae. Kaso, panay si mga babae. Jambi Madrigal. Si Jambi. May halo yata yan. Si Loren. Loren niya.
Yan ang pagkaya nagigatang... na napunta ng Arabia, kapag kasawa ron at doon tumira, ang tawag dyan, si Lauren of Arabia. Lawrence. Pero paano yun dun sa world, ano naman, business ranking? Kasi raw, ang proseso dito, bago ka magkaroon ng negosyo, mga 6 hanggang 8. Parang ang haba-habang proseso. Marami pang dinadaanan. Yun. Marami pang nilalagyan. Ganun ba yun? Maraming rigmarole. Bibigyan ka ng ganun eh. Oh, kasi mula sa barangay. Eh, lahat eh, pa na yung mga clearances na yan eh. Correct. Baka gusto kang lukoyin talaga. Wala kang magagawa. Gusto kang lukoyin. Uy, si... Di ba pinag-uusapan natin si Pedro Calungsod? Ang daming magpapangalan na ngayon ng mga... Peter, Pedro. Mga anak. Pati yung mga siyudad, papagawin na ako. Tama yung sinabi ko. Kalungsod ng Maynila. Kalungsod ng Caloocan. Kalungsod ng Quezon. Mula naman sa Kalungsod ng Quezon City. Kalungsod ng Quezon. Eh, pero ito ang point talaga na medyo kinukustyon ko na naman. Ano? Ang sabi ng isang pare, kesa regaluhan nyo ang inyong mga anak no? ng barilan, regaluhan nyo ng blade. Blade? Regaluhan nyo ng matusulog. Gunting. Jungle bolo. Paglaruin nyo ng tamtax. At saka pa ako, manika or ito ng manika. Ni Pedro Calungsod. Pedro Calungsod. Ang dami nang binibenta. Medyo kalalaki. Hindi yung mukha niya yun. Hindi, yung bata hawak kay manika, pinupukpok sa andador. Gusto niyo ba yun? Tapos ibebenta nyo yung kaka-canonize lang. Pari pa nag-i-endorso. Medyo mag-iisip kayo ng konti. Business is moving. Kaya nga eh, ininegosyo nyo. Sino nagbebenta saan? Hindi nyo ba nakita yung front page ng Inquirer kapon? Hindi. Tingnan nyo, nandun kayo nera mga Calungsod dolls. May replika pa ka rin eh. May replika. Oo. Kahawig na kahawig daw. Sino mabigat? Oo, mabigat. Bebenta nyo. Yung mga nandun sa bahay nyo, binili nyo ba o binigay? Binili. Eh, yung komersyalismo. Pwede naman dito nyo nalang tignan, ano? Pero para ilan, Calungsod dito, nasa sidewalk ba yan? Nakahiga si Pedro Calungsod. Ako, hindi mawutok-tok. Ito, matibay na. Bawal niya, sana para, di ba? Bawal niya, hindi maganda para sa simbahan. Di ba? Maganda, commercialized. Katatapos-tapos lang ganun lang sa Roma. Bino-signal ba yun para ibenta niyo? Masama yan. Bandang huli niya, may mga keychain na niyan. So, salita natin yan. Sa kalunsugan. Gano'ng kalunsugan? Masama sa kalunsugan niya kung may mercury, kung manika yan. Diba? Ano ba ang ibig niyong pag-usapan natin? Gusto ko malaman kung bakit si Lance Armstrong natanggal yung titulo niya na 7 years na pinaghirapan. Eh, tangengot eh. Anong ginawa niya? Pati yung mga kasama, tangengot ngayon lang umamin. Eh, bakit 7 taon na gumagamit pa yun, siya? Katim nila yun. Oh. Tapos ngayon eh, siguro nagkaroon ng... May binulgar si... tayo, pare-pareho tayo. Ano ba? Nagkaganyan lang. Ano yan? Insulin? L-carnitine. Tumitira, ano na. Kasi nakakapag... Glutathione to. Oh, glutathione. Tingnan mo nga ako lang umuti na ako. Puti hindi. Pinagagay sa inyo yan. Si, ano, doon sa eskultura to eh. Mga ganon. Kaya ako gumugwa po. Mga ganon. Doctor love. Pampabata, pampabata. Oh, talking about stem cell, may gumaling na sa Germany. Oh yes, HIV. HIV, kauna-unahang napagaling na kaso ng AIDS sa pamamagitan ng stem cell. Kuya, good morning. Pero sabi ng DOH, mag-ingat dahil maraming mga naglipana ng mga fake. Masama sa kalusugan, dapat talaga mga eksperto ang magsasagawa niyang. Baka mamaya silang sakata. Ano yun, yung million yun. Unti-unti kang nagiging sheep. Like you. Nagiging werewolf. Nagiging ano ka? Werewolf. Galing pala sa hayop. Buti kung magiging werewolf ka, kung magiging ano ka, inodoro. Naka, inapiyak mabing. Bakit naman inodoro? Kung na-transform ka nga. Ba't ang layo, no?
Bakit nakaganon si RJ? Lahat ng nasa loob mo, kaganon ko. Mas mahirap kung yung pinaflash siya inodor. O, yun na yun ang mabigat. Ito pa, minority block sa camera. Aminadong malabong. Ayan, makapasa ang medical parole bill ng mga Arroyo ayon kay House Minority Floor Leader Danilo Suarez. Mahirap isulong ang nasabing panukala dahil marami ang nagsasabing masyado itong self-serving. Nakapaloob na po o nakapaloob sa nasabing panukalang batas na dapat bigyan ng medical parole o palayain na ang mga presong mayroong malubhang karamdaman. Ito rin umano ay makakabawas sa mga gastusin ng pamahalaan sa pagpapagamot ng mga presong may malalang sakit. Tingnan mo ang tiyempo, ha? Ang tiyempo. Kung noon ay wala pang kaso ito si GMA, malamang lumusot. Oo. Ang tingin nila ngayon, self-serving. Pero pag-aralan yung maigi, may punto yan, tama yan. Kaya lang, sabi ko, yung timing is wrong. Yes. Kung sino man ang nagsampan niya, si Dato, di ba? Silang dalawa. Mali yung timing, medyo... sa panahon na kayo eh nandyan at may sakit kayo, hindi magiging maganda. Kagaya din ng pagpapakabayani, di ba? Now is the time, sabi ni Pinoy, yung dynasty, hindi namin pakikialaman yan, ha? Baya mo, bakit pa tayo naghalal? Pero pinakialaman yan. Nakialam din siya rong kay Padaka. Bakit pa nandyan yan? Di ba? Ngayon, kung ikaw ngayon ay kontra sa political dynasty at ikaw ay mangunguna, ano tingin sa inang tao? Galing mo. Di ba? Sinabihan mo si Bam, sorry. Pero kinakailangan i-ano na natin ang political dynasty. Eh bakit? Ang daming interes eh. Magagalit sa'yo yung mga anak-anak, mga magkakapag-anak, lahat niyang nandyan sa Senado, magagalit sa'yo. Uubos yung Senado niya. Di ba? Pero sa isang leader who's not a demagogue, ito talaga ang tuwid na daan. Baka, damn the torpedoes. Kahit ano mangyari sa akin. Masaktan ang masaktan. Kanyo ninyo na ako. Masaktan na masasaktan. Because I am a true blue leader. Yeah. Yes. Yun ang hinahanap natin eh. Pagka sinabi mo tuwid na daan, talaga ituwid mo. Yun. Tama pagka ka tuwid na daan, konting dent lang, mapupunta ka. Correct. May lubak ano. Lalo yung mga ungas na katulad ko. Magdi-discourage. Ang damparating. Mapupunan ko yan. Siyempre, maka-monitor mabuti. Dahil naman, tumutulong eh. Sinasabi lang namin sa inyo, paano dapat gawin ng isang tunay na leader? Correct. Lalo na ngayon, may sakit si Pinoy. Kaya lang, no, nang kasakit eh. Yeah. Alam mo kung bakit? Nakipag-untugan eh. Isang tribo, kauntugan niya talaga. Ay, yung parang war dance? Yung dito. Boom! Nagkasakit. Magkasakit. Matigas ang ulo ng kauntugan niya. Matigas ang ulo ng kauntugan niya. Sabi ng kauntugan niya, sino ba mas matigas ang ulo sa atin? Baka naman karen eh. Imported yun. Imported. Local yung ano natin. Pero talaga, may, ano yung importante yun sa state visit? State visit. 21 gun salutes, you know? Yes. Importante yun dahil kakaroon siya ng oportunidad na makapag-negosyo tayo, makabit-bit siya ng mga goodies para sa mga Pilipino. And promises. Sana may magkatuluyan, ano? And promises. Maganda rin magtrabaho sa New Zealand. Doon sa rating, sa ranking, maganda para sa mga babae. Sa New Zealand. Oh. Safe to work there. Pagka sa Middle East, eh. Delikado. Oo naman. Oh, ayan, oh. Hongi pala tawag. Hongi. Kasi nose to nose yun. Hongi. Not pressing one's nose and forehead at the same time to another person at an encounter. Baka nakawas siya. Instead of yung handshake. Mm-hmm. Tsaka usually, gusto nila, hihinga ka habang ginagawa mo yun. Hihinga! Virus na. Pag hindi ka kasi huminga, parang they will say that you are very stiff or hindi ka open. Hindi ka open. Kailangan ay, umaamoy hininga nila. Hingahan mo. Para malaman mo kung pareho kayong dragon. Oy, babalik tayo! Babalik mo! Babalik mo! Kuya, good na good na talaga kapag nandito ka. Good morning, kuya. Okay, sarap ng nadarama. Ang morning good na good. Ang morning good na good. With kuya.
Susunukin na po agad natin itong transient home. Ano mga bang meron dito sa transient home, mga kasambahay? Siyempre, mga kasambahay, nandito yung mga kliyente natin, yung mga kasambahay natin, na walang matutuluyan, lalong-lalo na pag kayo po ay nasunugan o kayo po ay walang mauuwian or malayo ang inyong mga pupuntahan. At lalong-lalo na pag ganito pong medyo umulan o masama ang panahon, abay po, pwede po kayong tumuloy dito sa transient home. Tanungan nga natin kasambahay na ito. Ilan na po ba ang kliyente natin sa nagparehistro sa oras na ito? Actually, yung total po, ito bibilangin na po natin. O yan, yan, kita kita. Total na po. So, hindi tayo magbibilang, kita kita natin. Yung mga tumuloy. Oo, mga tumuloy. Meron yung babae at lalaki. So, magkahiwalay po ang room ng babae at ang room naman ng mga lalaki. Yan na. Mga kasambahay, welcome na welcome kayo dito sa Transient Home. Yan po ay pinangungunahan ni Kuya Daniel Razon at ni Brother Eli Soriano. Ngayon naman mga kasambahay, bisitahin naman natin si Ate Lynn para naman sa clinic ni Kuya Daniel. Hello! Hello, Dad Girl! Good morning at good morning sa ating mga kasambahay. Anika, idiretso mo na ang sarili mo dito sa clinic ni Kuya. Ito nga po ang clinic ni Kuya na open Monday to Friday kung saan wala pong pinipiling lahi, walang pinipiling religion so, dito. Pwede Spanish na katulad ko. So, Spanish looking? Spanish looking lang kasi Filipino ka, di ba? Tanong ko lang, ngayon ay Thursday, tama ba? Correct. Friday bukas. Ano ba ang mga services ng clinic ni Kuya Daniel ngayon? Marami tayo makakasama ang mga specialty doctors ngayong araw ng Thursday. Kasi ngayong araw ng Thursday, para sa kaalaman ng ating mga kasambahay, ngayon ay meron tayong bukol day. Yung mga may maliliit na bukol ngayong araw, kapa, okay. Ngayon, pwede po kayo magpa-check up dito sa clinic ni Kuya. So may makakasama tayong mga surgeons. Ngayong araw din, makakasama natin ang ating orthopedic doctors. May problema naman sa buto. Ayan, si Jeremy lang nangangailangan dyan. At sa mga specialty na hindi mo na kailangan, derma. May mga kasama tayong derma consultations. Ganyan, mga dermatologists tayong makakasama. Buti na lang, mayroong Betty Stas. Oo, Tita Betty, thank you very much. At saka Betty's Body Form, syempre. Yes. Of course, meron pa rin tayong everyday na general medicine consultation. Pagkasirangin yung mga ngipin, meron tayong dental o pagpapabunot ng ngipin. At ngayong araw, pwede tayong magpalinis. Ginagawa yan every 6 months. Linis ng ngipin. Correct. Yes. Para maiwasan ang pagkasira. Siyempre, rehab therapy para sa mga stroke patients natin, Sally. That girl. At siyempre, ang mga diagnostic test natin available every Thursday. Yan po ang laboratory at x-ray. So yan ang mga services natin every Thursday dito po sa clinic ni Kuya. Papakyawin ko lahat ng services na yan, no, Ate Lynn, dito sa clinic ni Kuya Daniel. At nagkataong may bayad lahat yan. Naku, makakarami, no? Naku, magpabunot ka lang ng ngipin. Nasa 500 ang pagpapabunot ng ngipin. Walang gamot. Yes. Isang ngipin yun. Dalawa ang ngipin na sira mo, 1,000 na yun. Magkano ang pagpapalinis? Ang pagpapalinis ay nasa 1,000. Wow. Oh, sa mga general, sa mga ano yan, yung mga private dentist natin, yan ang presyo na natitipid ng ating mga kababayan. Awa, tulong ng Diyos dahil nga sa clinic ni Kuya. Kaya naman, libreng-libre yung mga kasambahay na atin dito pagpunta nila sa clinic ni Kuya. Right, and hindi lang consultation ng libre, Sally, that girl. Libre rin syempre ang gamot at ang breakfast. Yes. Kailangan natin yan. At papaalala ko na rin sa ating mga kasambahay, this coming October 30, makakasama natin si Dr. JM ko, isang magaling na endocrinologist, para tumingin ang ating yung problema sa lalamunan. Ayan, yung may mga bukol. Goiter, para po hindi na lumaki yan. This coming October 30, punta po kayo sa clinic ni Kuya. Kasama na rin yung may mga arthritis na tinatawag. Punta po kayo this coming October 30. Sa'yo. So, yan ang mga servisyo natin dito sa clinic ni Kuya every Thursday. So, hanggang alas 8 ang registration, Sally, ha? Yes, don't forget that girl. All right. Okay. Pupuntahan ko naman ngayon, Ate Lynn. Go. Si Aldrin Sulivet para naman sa libreng sakay. Bye-bye. Bye-bye, ingat! Si Aldrin Sulubet, kung ilan na ba ang sakay ng libreng sakay at kung makakaupo pa ba ako dahil itong libreng sakay, mga kasambahay, ay paniguradong
Siyempre, eh, libreng-libre kaya naman. Eto na, Aldrin! Ayan dito, takbo tali! Ayan na, Aldrin, magna umaga! Yes, good morning po mga kasambahay. Good morning kay Kuya Daniel. Kamusta na? Ang ating libreng sakay, ilang bus ang babiyahe ngayon, ngayong umaga? Yes, ang babiyahe po ngayon mga kasambahay, dalawa. Siyempre, yung ating pong UNTV bus nandun na po sa Monumento. Nakaabang po yan at pupunta po tayo ngayon sa Baclaran. Alam niyo mga kasambahay, nakakatuwa dito sa libreng sakay. Akit na tayo, Aldrin, no? Itong mga pasahero natin ay talagang suking-suki na. At talagang nakakatipid sila ng bonggang-bongga. O, yan, oh, bonggang-bonggang mga nag... Maghihilik na yung iba dahil payabang-payaba na po silang nakaupo dito sa libreng sakay. Aldrin, ilan na ba yung estimated na nakasakay dito? Ito, nasa, siguro nasa 25 na po yung ating mga kasambahay na nandito ngayon sa libreng sakay sa bus. Tanong ko lang, no, itong mga kasambahay natin na sumasakay, saan yung talagang bulto na sumasakay sa libreng sakay? Actually, everyday yan, no, mga kasambahay. Pero katulad kahapon, napakarami na mga napaglingkuran natin. Sa may bandang Ayala, maraming bumababa yan. At marami rin sumasakay dyan, mga nagkatrabaho dyan. Dito pa sa libreng sakay, eh, nagpe-play kayo ng music? Yes, nagpe-play kayo. Siyempre, yung mga music na, siyempre, kila Kuya Daniel, mga composed ko yun. Alam mo na, itanong ko yan, kasi alam mo, ang music, di ba, nakaka-apekto kasi yan sa mood natin. Pag nakakarinig tayo ng music, eh, sumasaya tayo. Mm-hmm. Sumasaya ka ba? Siyempre naman. Pero pag malungkot tayo, Aldrin, ang sabi naman sa yantipiko, pag malungkot daw tayo, ang music daw, eh, mas naiintindihan natin yung bawat letra. Kaya nga, kung minsan, naiiyak pa tayo, di ba? No. Alam na alam mo yan! Ayan, lalo-lalo na pag malungkot ka, broken heart and everything, di ba, Aldrin? Di lagi kang masaya. Oo, depende sa mood talaga. Siyempre, baka sabay, yan muna ang ating libreng sakay update. Kasama pa rin si Aldrin Salubet